Kumusta mga kasoksay? Sa video nito ay papalawanan ko ang isa sa mga sangay ng gobyerno na tagapagpaganap o ang tagapagpatupad ng batas o ang executive branch of government na kung saan ito ay pinamumunuan ng presidente, vice-presidente, mga cabinet secretaries at ang mga local government officials. Pero siyempre, kung bago ka sa video nito, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Ano nga ba ang tagapagpatupad ng batas o ang executive branch of government? Sang-ayon sa ating 1987 Constitution, Article 7, Section 1, ito ay pinamumunuan ng Presidente ng Pilipinas na kung saan siya ay pinuno ng Estado at ng pamahalaan. Siya rin ay may mandato bilang Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines. Pinangangasiwaan niya ang mga departamento, bureaus at mga opisina ng presidente ng Pilipinas ay inihalal ng taong bayan at siya rin ang nakakuha ng may pinakamaraming boto. Maari siyang manungkulan ng isang termino o 6 na taon. Subalit, kapag natapos na ang kanyang panunungkulan ay hindi na siya maaring tumakbo sa pambansang halalan. Kung siya ay sakaling nahalal na, maari magsimula ang kanyang panunungkulan sa 30 ng Hunyo at magtatapos ito na 30 din ng Hunyo sa susunod na pambansang halalan. Alam ba ninyo na si dating Pangulong Seri Osmeña ang may pinakamaiksim panunungkulan? Siya lamang ay nanungkulan ng halos 1 taon. Samantala, ang may pinakamahabang panunungkulan naman ay si dating Pangulong Ferdinand Marcos na kung saan siya ay nanilbihan sa pamahalaan sa loob ng 20 taon na nagsimula noong 1965 hanggang 1986. Ano-ano nga ba ang mga kwalifikasyon para maging isang Pangulo ng Pilipinas? Una, ikaw ay kailangang natural-born Filipino citizen. Ikaw din ay kailangang rehistradong botante, marunong magbasa at magsulat, may edad na 40 taong gulang pataas at nakatira sa Pilipinas sa loob ng mahigit 10 taon. Alam ba ninyo na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay ang naging pinakamatandang pangulo ng Pilipinas? Siya ay nahalal sa edad na 71 taong gulang. At si Pangulong Emilio Aguinaldo naman ang naging pinakabatang presidente ng Pilipinas sa edad na 29 taong gulang lamang. Pagdating naman sa edukasyon, si Pangulong Joseph Estrada ay hindi nakapagtapos ng kanyang pag-aaral. Sa kadahilanang ito ay nag-drop out sa Mapua Institute of Technology. At tanging si Pangulong Emilio Aguinaldo naman ang naging presidente ng Pilipinas na hindi nakapagtapos ng kanyang high school dahil sa rebolusyon. Bilang pinuno ng executive branch, ang Pangulo ng Pilipinas ay may kontrol sa lahat ng kanyang departamento, bureaus, mga opisina ng pamahalaan. Siya rin ay may kakayahan na i-appoint ang kanyang mga opisyal na sino man kanyang naisin. Maaari din siyang gumawa ng mga batas tulad ng executive orders, administrative orders, proclamations, memorandum orders, memorandum circulars, at general or special orders. Repeat the provision of Section 2. Prohibition against illegal contracting or subtracting or undertaking to circumvent the worker's right to security of tenure. I could only do so much. And a mere executive order is not enough because you have to change or modify or entirely abrogate some of the provisions there is sa atong balaod. I cannot be a legislator. It is not allowed. I think Congress should
come up with a new labor code to keep it attuned the realities of our times. I also directed Dole to submit my office a list of all companies engaged in or suspected to be engaged in labor-only contracting. To all non-compliant and abusive employers under so-called CABO who are engaged in labor contracting, your days are numbered. I have warned you before, and I'll warn you again. Stop endo and illegal contractualization. I will see to it that our laws are strictly enforced. The government will not rest until we end the shameful labor practice. Bilang Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines, ang presidente ng Pilipinas ay may kapangyarihan na magdeklara ng martial law at suspindihin ang habeas corpus, lalong-lalo na kapag may kaguluhan o karahasan na nangyayari sa ating bansa. Virtue of the powers vested in me by the Constitution and by law, I had to declare martial law in the Mindanao group of islands for a period that exceeding 60 days, effective as of May 23, 2017. The privilege of the writ of habeas corpus is likewise suspended in the opposite area for the duration of martial law. There has to be a very compelling reason to do it. And what is that compelling reason? You must remember that earlier, and even in the command, my first command conference, and the military and the police, alam nila. Sabi ko, I made a projection, not a prediction, that one of these days, the hardest thing to deal with would be the arrival of ISIS in our country. Kung sakaling magkaroon ng malubhang karamdaman ng Pangulo, kailangan yung sabihan ng kanyang cabinet members of national security, ang kanyang foreign relations at ang AFP chief of staff. At kung hindi na kaya niya gampanan ng kanyang tungkulin, ay maaari siyang mapalitan ng kanyang vice presidente. Maaari ding mapalitan ng kasalukuyang presidente kung ito ay nag-resign o nagkaroon ng impeachment trial sa Kongreso gaya na nangyari kay Pangulong Joseph Estrada. Sa kasaysayan, mayroon tayong tatlong presidente na hindi natapos ang kanilang termino dahil sa kanilang biglaang pagkamatay na sanhi ng sakit tulad ni Pangulong Rojas Quezon at si Pangulong Ramon Magsaysay na namatay dahil sa plane crash. Kung ito ang ikakamatay ng maliit ninyong lingkod at alipin na si Magsaysay, hindi baling mamatay ako dito sa panahon na ito. Mapakita ko lamang sa inyo. Maipakita ko lamang sa inyo na kayo'y mahal sa amin sapagkat kaming lahat ay inyo. Kami ay nagsusuldo. Kaya ng Pangulo, maaari kang maging vice presidente kung ikaw ay nakakuha ng pinakamaraming boto at pwede kang manilbihan ng isang termino o anim na taon. Ngunit, kung nanaisin mo, ay pwede ka pa ring tumakbo ng pagka-vice presidente sa darating na halalan. Ang kwalifikasyon sa pagka-vice presidente ay tulad din sa pagka-pangulo at maaari din siyang matanggal sa pwesto gaya din ng pagtanggal sa pangulo. Bilang kasabi ng executive branch, ang vice presidente ay tinatalaga ng pangulo bilang kasabi ng kanyang gabinete ng administrasyon na hindi kinakailangan ng kumpirmasyon ng Commission on Appointments. Ang mga cabinet secretaries naman ay tinatalaga ng Pangulo bilang kanyang alter ego upang masiguro na maipatupad ng mabuti ang ating mga batas. Upang tuluyang manilbihan ang isang cabinet secretary, ito ay nangangailangan ng kumpirmasyon mula sa Commission on Appointment na binubuo ng 25 miyembro mula sa Kongreso. Ito ay kinabibilangan ng 12 senador, 12 kongresista at ng Senate President.
Dumako naman tayo sa ating local government. Ito ay nasa ilalim sa pamumuno ng ating presidente. Subalit, meron silang lokal na otonomiya para pamunuan ang kanilang nasasakupan. Ang ating local government ay binubuo ng mga governor, vice governor, board members, mayor, vice mayor, councilors, barangay chairman, at ang kanyang mga barangay council. Sila din ay tinatawag nating mga local executives sa mga bawat lugar na kung saan ay pwede silang gumawa ng mga batas na tinatawag nating ordinansa na pinatutupad sa kanilang mga nasasakupan. Sinisiguro ng ating mga local government officials na maipatupad ng mabuti ang mga batas at maibigay ang mga serbisyo tulad ng edukasyon, transportasyon, serbisyong medikal at marami pang iba. Sila yung apektado eh. Hindi lang ito tungkol sa pera, tungkol ito sa una sa pollution. Pangalawa, sanhi ito ng baha. Ibig sabihin, buhay ng tao ang at stake dito. Lahat ng wastewater nila, si planta to, nagpo-process sila ng mga karne. So isipin nyo, pati yung mga dugo ng baboy dumidiretso sa drainage ng city. Umaagos pa baba yung pinuntahan natin. Kailangan ko pa kayo supresahin. Pinagahanap buhay ko na nga kayo eh. Oh, ano ngayon binibidyo mo, Brad? Hindi naman ako naiya sa ginagawa ko. At dito nagtatapos na ang ating video at sana'y kinapulutan ninyo ng munting kaalaman. Hanggang sa muli!